Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald, Pastor Ronald ng Love Struck Movement. Dalawang araw na lang po at Happy Hearts Day na po tayo. Happy Valentine's Day sa bawat isa. Kaya papasin nyo, yung aking damit ay pulang-pula. Well, noong nakaraang linggo po, pinag-usapan po natin yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin, agape. This time, pag-usapan natin yung talagang sabihin nating lutang na uri ng pag-ibig. And that is Eros. So when you talk of Eros, kung inyo pong babasahin ang Greek mythology, di ba? Si Eros yung God of love and pleasure. At sa ating expression ngayon, romantic love. Sa Roman mythology po, ang kanyang counterpart si Cupid. So mas kilala nyo po siguro si Cupid kaysa kay Eros. At ito rin po yung panahon, well, pag sumasapit po ang second week ng February, pulang-pula ang paligid, punong-puno ng rosas, okay, punong-puno ng mga bulaklak, at marami po talagang nag-check-in sa motel at hotel. Fully booked. Ewan ko lang po ngayon, no, kasi may pandemic po tayo, kaya siguro baka bumabawi ang iba pa sa kanilang mga reservations. Pero may narinig po akong termino. Ang February 14 daw po ay tinatawag din Pebrero 14. Latest news po, dumadami po yung ating teenage pregnancies. Kaya it's an opportune time po para sa atin na pag-usapan ng bagay na ito. Ano po bang sinasabi ng Panginoon about Eros? Okay? Tandaan nyo po, we are all created by God to be rational sexual beings. So sabing rational, nag-iisip. So we can control our sexual urges, no? So sexual tayo in a sense that we have these sexual feelings para mas lalo nating maintindihan kung bakit tayo minsan, di ba, merong ups and downs yung ating libido. So we're created by God to be sexual for several noble purposes. Pag sabing noble purposes, ito po yung tipo na hindi po siya masama. Pero pag nasobrahan at mali ng gamit, doon po tayo nagiging problematic. So una, sex is made to procreate, no? Sabi nga sa libro ni Prophet Malachi, no? So we are called to produce godly offspring. So we are all created by sex, no? At the sex in itself is not bad. It is the wrong use of sex which God disapproves. So tandaan niyo po 'yan, hindi po masama ang sex kasi matindi po at maganda ang purpose ni Lord for it. So, but you have to understand also na minsan yung passion natin to have sex with people, nalalampasan po natin yung boundaries na sineset ni Lord. Kasi you have to understand din po, sex is more than a physical act. It is a spiritual union. Let's read Matthew chapter 19, 5-6, sabi dito, "And God said, for this reason a man will leave his father and mother and unite with his wife, and the two will become one. So they are no longer two, but one." So this spiritual union ang nagiging dahilan kung bakit, di ba, when you have or had sex with the person, parang you create a united personality. Yung parang sa mga babae, madalas po sa aking counseling, hindi nila malimutan yung experience. Ganun din sa mga lalaki. Kaya nga, sabi ni C.S. Lewis, ito, I like this quote, no? Sa kanyang libong Mere Christianity, sabi niya, "The monstrosity of sexual intercourse outside marriage is that those who indulge in it are trying to isolate one kind of union, the sexual, from all other kinds of union which were intended to go along with it and make up the total union." Mga kapatid, when you have sex, hindi lang yung physical. It creates parang super glue, no? Spiritual glue that would unite your physical, emotional, intellectual aspects ng iyong pagkatao. Kaya ang sabi ng Biblia basically is this: sex should be made within the boundaries of marriage so that you will be protected in different areas of your life. Well, ito lagi ko sinasabi sa mga babae. Mga babae, hindi lang kayo dapat maging mapagmahal, dapat maging matalino rin kayo. Tandaan nyo, lahat ng bagay pwedeng maging reversible hanggat hindi kayo kasal. Kaya marami lumalapit sa akin, wala sa pastor counselor, no? Pinagsisisihan nila yung first sexual experience nila, bakit supposed to be na ibigay nila yung kanilang katawan nung mayroon ng talagang papel, no? Na pangahawakan sila, nakasal sila. Kasi anytime, mga babae, sinasabi ko ito lagi, no? Again, maging matalino. Kasi isa pang burden sa inyo, kayong mga anak. Okay? Ay kapag naibigay nyo ang inyong katawan, okay, nag-engage kayo sa sex, at kayo'y iniwan, another emotional burden na naman yan.
Alam nyo bakit may boundaries si Lord pagdating sa bagay na ito? Kasi ang sex hindi lang sex eh. Sex creates life. At ayun yung problema. Maraming mga kabataan ay napapariwara kasi may mga magulang na hindi handang magkaroon ng anak. Kaya nung sila'y lumalaki, yung kanilang mga magulang, mga teenager pa, hindi handang maging magulang. Kaya nga, mga magulang, kapatid, mga kabataan, mag-ingat tayo sa bagay na ito at sundin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 4, no? 13 verse 4. Marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. Alam niyo yung word na marriage bed dito? Ang Greek word na ginamit dito, koitos, it is sex. So we must have a sanctified sex that is within the boundaries na binigay ni Lord. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Masakit ito. Hindi po ako nagsabi niyan, kundi ang Biblia. Ulitin ko po, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Alam niyo, masarap ang sex. Pero eventually, pag nagkamali kayo ng gamit dito, tandaan niyo mga kapatid, eventually, masasaktan kayo. Okay, that's why we must obey God's will more than the desires of our flesh. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, no? Kasi ang ating katawan can do whatever it pleases. Pero kung nais yung sumunod sa kalooban ng Diyos, nag-set si Lord ng standard at ng boundaries, ayun dapat ang sundin natin. At ang sabi ni Paul sa mga Romans, no? Romans chapter 6, 12 to 13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Sinabi niya rin sa 1 Corinthians chapter 6, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord and the Lord for the body. So itong katawan na to, mga kapatid, ay dapat sa Panginoon. Ephesians chapter 5, sabi pa niya, there must not be even a hint. Ano yung hint? Yung kahit man lang whiff, yung konting-konting hint of sexual immorality. That's why, well, sa mga church leaders, that's why kung may mga issue kayo ng naririnig kayo sexual immorality, i-deal nyo po agad. Kasi ang sexual immorality, usually, tinatago po yan. At sa pastor, sa aking paglilibot sa mga churches at sa mga counseling sessions ko, at ako mismo bilang pastor sa church, majority ng kaso natatanggal sa church leadership ay ito po. Bakit? Kasi itong ginagamit ng kaaway, itong katawan natin, para mawala tayo sa Panginoon. Kasi sex in itself is good, it's pleasurable, pero nagkakamali ng gamit. Ganun pa man, kung ikaw man kapatid, ay nagkasala at bumagsak na sa pagkakasala, may pag-asa. Yun ang kagandaan sa Kristyanismo. Hindi tayo nananatiling lugmok. We are restorable in Christ. And that's the good news. Panghawakan mo yan, no? Sabi nga ni Lord, come to me, Matthew chapter 11, 28 to 30, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. So, minsan maraming mga tao bumabaksak sa pagkakasala, no? Sexual. Kasi may mga issue na. Kaya kung ano man yung kapaguran mo o mga issue mo sa buhay, kapatid, isa lang ang aking panawagan sa'yo. Lumapit ka sa Panginoon. Anong gagawin natin? Itong payong kuya, no? Step by step na gagawin mo. Una, confess and repent. 1 John chapter 1 verse 9, sabi ni Lord doon, no? Kung kinukumpisal natin ang ating kasalanan, sabi doon, papatawarin tayo, lilinisin mula sa ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So maniwala ka, kaya kang patawarin ng Diyos. So, ang analogy ko dyan, kunyari, may exam, no? Bumaksa ka. So, sa next exam, may pag-asa ka na, pwede ka nang pumasa sa tulong ng Panginoon. Okay? So, ano sasabihin natin when we pray, when we confess? Sabi mo, Lord, I renounce the sin of sexual immorality in my life. You pray like this, no? I mean, this is a model. Hindi man kailangan ito yung words mo, no? Lord, tinatuboy ko lahat ng kasalanan sa aking katawan. Tulungan mo ko, banal na Espiritu, na magtagumpay mula sa mga sexual sins. At importante, Panginoon, na kayo'y kasama ko. Samahan niyo ako lagi. So, you pray like that sa iyong private moment with the Lord, at naniniwala ako, tutulungan ka ng Panginoon. At ito, pangalawa, nag-repent ka na. Huwag ka nang pumunta dun sa mga lugar na alam mo, magkakasala ka. So, flee from sin. Ang sabi ni Paul kay Timothy, flee the evil desires of youth. So, may mga kabataan minsan, nasama sa masamang barkada. Kaya sabi rin ni Paul, 1 Corinthians chapter 15, 33 to 34. No, do not be misled. Bad company corrupts good character.
So, well, hindi lang kabataan, maging mga singles, young professionals, huwag na kayong magtatatambay, no? Doon sa mga lugar na alam nyo, mabilis kayong babaksak. Okay? So, people do not really fall into sin. They walk into it. No? Kumbaga, lumalapit tayo sa kasalanan, kaya tayo bumabaksak. Ang sabi ng Biblia, itong akin na pag-aaralan, no? Pagdating sa ibang kasalanan, you struggle with it. Pero when it comes to sexual sins, flee from the source of sexual sin. Huwag na kayo magsabi, hindi, susubukan ko yung pananampalataya ko sa Panginoon. Nagba-Bible study naman ako. I tell you. Kaya sabi ni Lord, no? Do not test the Lord your God. Nung inaano siya, no? Tinutukso ng kaaway. Matthew chapter 4 and Luke chapter 4. Mga kabataan, mga singles, na alam nyo na kayo may kahinaan doon, huwag nyo nang subukan. Flee from the source of sin. At ano pang makakatulong? Pangatlo, be accountable. James chapter 5, therefore, confess your sins to each other and pray for each other. Dapat may kasama ka sa journey na yan. Importante ito, na meron kang mapagsasabihan para mabantayan ka. Sa mga kabataan, kausapin yung mga leaders ninyo and then sabihin nyo sa kanila kung sa kayo nagpupunta. Kunyari, kay couples, ito problema. Maraming mga couples sa church, for instance, na nagpupunta sa kung saan-saan, nagtitrip sa, nagtatravel kung saan-saan, tapos hindi pinapaalam na silang dalawa lang magkasama. Okay, hindi naman sa madumi ang isip ng inyong mga church leader o kung sino pa man. Pero tandaan nyo, nilalapit nyo ang sarili nyo sa tukso. Okay? So be accountable para at least mabantayan kayo. Alam nyo, napakasarap bantayan ng mga taong nagmamahal sa inyo para hindi kayo mapahamak. And then last would be, walk in the Spirit. So when you say walk in the Spirit, kailangan nyo maintindihan ito. When you say, ang banal na Espiritu ang tutulong sa inyo, Galatians chapter 5, yun ang kailangan ninyong i-aim kasi you cannot really overcome the power of the flesh. And you will not gratify the desires of the sinful nature. Kasi sabi sa Galatians chapter 5, no? So I say, live by the Spirit and, no? You cannot overcome flesh without the power of the Holy Spirit. So always pray, Lord Holy Spirit, tulungan mo ko sa bagay na ito. So mga kapatid, ngayong panahon ng Valentine's, let our lives be subject to the will of God. And I will end with this verse, 1 Thessalonians chapter 5, 23. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ang katawan natin sa Panginoon. Ang buhay natin sa Panginoon. And if you want your love life to be truly good and worry-free, you must find yourself love struck with the Lord. Siya dapat ang first and endless love. Pagpalain kayo ng Panginoon, have a blessed Heart's Day with the Lord. God bless.